Tatlo ang arestado at halos 20 milyong pisong halaga ng hinihinalang Shabu ang nasabat sa magkahiwalay na anti-drug operation sa Davao City. Nagdulot naman ng perwisyo sa mga taga-Talisay, Cebu ang pagguho ng lupa at maturoon. Iyan ang unang balita ng host at home with GMA Regional TV na si Cyril Chavez. Cyril, good morning! Susan, good morning. Tama nga yan, ilang motorista ang hindi nakadaan dahil sa gumuhong lupa sa bahagi ng bundok sa isang barangay sa Talisay City, Cebu, bunsod ng pag-ulan. Ang pag-ulan nitong mga nakaraang araw ang nakikitang dahilan sa pagguho ng lupa sa Talisay City, Cebu kahapon, kung saan natabunan ang isang bahagi ng Manipis Road na isang national road. Sa video ng isang netizen, makikita ang pagguho ng lupa at paggulong ng mga malalaking bato na humambalang nasa kalsada. Ayon sa uploader ng video, galing sila sa bayan ng Minglanilla at papunta sana sa Cebu City. Nasa Talisay City raw sila nang maramdaman nila ang paggalaw ng lupa. Mauni ang portion sa daan nga wa maapil sa benching. Pero naani siya sa tapad. Estimate nga nangatagak nga yuta nagikan dito sa ibabaw paingon dito sa ubos. Estimate is 500 to 600 kadam trucks ang ginaganon. Agad na ipinasara ng Talisay City LGU ang Manipis Road para sa clearing operations. Aabutin daw ng mahigit isang linggo bago matanggal ang mga gumuhong lupa at bato sa lugar. Inaabisuhan ang mga motorista na dumaan muna sa National Highway ng City of Daga at sa Mountain Barangay ng Cebu City habang hindi pa pwedeng daanan ang Manipis Road. Naaresto sa Sirawan Checkpoint sa Davao City ang dalawang lalaki matapos makitaan ng hinihinalang Shabu ang sinasakyan nilang SUV. Sa pag-inspeksyon ng sasakyan, natagpuan sa flooring nito ang isang maliit na brown envelope na may nakausling transparent plastic sachet ng hinihinalang Shabu. Nakita rin ang dalawang transparent cellophane na may nakatagong 15 na sachet ng hinihinalang Shabu. Mahigit 1 kilo o tinatayang nasa 18 milyon pesos ang halaga ng nasabat ng mga otoridad. Kinilala ang mga sospek na sina Crisil J. Lacia, 29 anyos, at Antonio Palacios, 30 anyos, na pawang taga New Corella, Davao del Norte. May possibility, sir, nga diri sa Davao or napoy possibility nga itabok nila sa Davao City. Pero sa intel reports, sa gipanggusgan nga illegal drugs campaign, no, sa ato ang PNP o sa ato ang partner law enforcement offices, so successful ang pagkandak o kanang joint operation. Bago pa ang naturang operasyon, nasabat din ng sa police sa isang bypass operation ang mahigit 72 grams ng Shabu na nagkakahalaga ng 1.2 million pesos sa Barangay Bunawan, Davao City. Arestado ang suspect na si Dominic Benimeli. Iniimbestigahan ng Davao City Police Office kung isa lang ba ang source ng ilegal na droga ng naturang suspect at sa mga naaresto sa checkpoint. Makulay at masaya ang pagdiriwang ng kapistahan ni San Juan Bautista sa Balayan, Batangas nitong weekend. Pinakainabangan ng mga residente at turista ang parada ng lechon. Ang isang ito, tila engineer na kumpleto ang outfit na helmet at pala. Ingat na ingat naman sa COVID-19 ang lechon na ito na naka full gear na PPE with matching first aid kits at oxygen. Mayroon ding nakasakay ng ambulansya. At kahit walang pasok, complete uniform ang lechon student na ito. Hindi naman nagpahuli sa trend ang lechon na ito na naglalaro ng lato-lato. Hindi rin mawawala siyempre ang basaan gamit ang water gun, balde-baldeng tubig at mga water hose ng Bureau of Fire Protection. At yan ang pinakahuling balita mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Abangan mamaya dito sa Mindanao, ang At Home with GMA Regional TV alas 8 ng umaga pagkatapos ng unang hirit. Susan. Maraming salamat, Cyril Chavez. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.